So hello, good morning, good afternoon, good evening, kunsan ka man. Welcome to PEP Talk. Your number one podcast for pharmacy program experiences. Number one, ito lang yata. Oh, yun nga, number one nga. Sorry ako na maklaim. Sige. So this is our, kumbaga, episode one for our podcast for today, which is, ano nga, share yung title dapat? It's more like of an internship experience natin. Ayan. Before, tsaka ano yung internship blues din natin. Siyempre, hindi naman lahat ng experience natin good. Hindi naman bad, pero more on ano, parang mga hindrances or tsaka mga hadlang or mga challenges. Yan, okay. During internship days. Okay pala yung flow din nito kasi i-share muna natin yung mga experiences natin. Uh-oh. Back in 2015 ba yun? 2015. Actually, pwede tayo mag-start nung internship natin nung undergrad pa. Kasi pwede rin to sa mga undergrad students, di ba? Di din sila nakapag-internship ngayon, di ba? Sa mga next episodes natin, dapat manganap tayo ng most recent interns siguro. Yeah, kasi medyo obsolete na yung mga before. Pero yung experience naman si-share natin, hindi naman more on sa ano sa ang tawag dito, theoretical based yung experiences natin na as ano interns din. So i-share natin yung ano no, yung hospital tsaka community natin na internship pala. Then more on hospital muna tayo siguro ngayon for this topic more, kasi mahaba yun pag binatsons pa natin, di ba? Next topic na siguro yun. Next topic. Alright. Sige. So ano ba ang mga nakalista na yan? Ay, dapat pa tayo mag-English pa. Kasi siguro ngayon dito naman natin yung parang broad na general scope ng pinagkaiba ng undergrad sa postgrad. Yan, oo. Okay yan. Maganda yan. Lahat ng mga kapit natin. Medyo mahaba kasi yun. Yes. 4 years. Nung undergrad, dami mong restrictions. Naalala ko, hindi ka pa pwede mag-umayon. Sige, start tayo nung undergrad. Diba usually, ang internship natin before, divided into 3. Actually, 4. Pati yung major, diba? Tatlong minor sa major. Ganun din sa'yo, diba? Kasi galing tayo sa 3 different schools. Ako, AUF dito sa Pampanga, BBT. Saka galing. Saan ako galing? Si Budok. Okay lang naman bagit. Ano lang tayo, college pa naman tayo. Si Budokters University. Saan ba? Sa Cebu. Cebu, malamang. Mike. Malamang. Saan? Sa CEU. CEU, okay. Pink Scorpions. Scorpions. Team Pink. White. Ano nga kami? White Stallions. Kami, Great Danes. Scooby-Doo. Okay. Ayan, di ba, before, anong manager nyo na lang? Kasi sa minor, lahat natin, na-tackle natin lahat yun. Kasi, ano eh, required yun eh. Mag-community ka, nag-hospital ka, nag-manuf ka rin eh. Ayoko, hospital talaga, all the way. Major na lang, para ano yung 360 hours. Oo. Ikaw, Mike. Hospital talaga ako. Simula. Hospital ka din? Ako, hospital ako. Hospital. Same. Actually, pa-press pala tayo, hospital. Kaya pala kita-kita tayo sa hospital. Siguro kasi yung hospital, yun ang pinaka, ano ba, sabi ng ibang tao, pinakamadaming experience, pinaka-advanced na, kumbaga na, knowledge makuha doon, yun na yung iniisip, diba, nung undergrad tayo. Aside doon, hospital lang may night shift kasi. Ayun, night shift. The best, yun daw. Kasi iba, aminin naman natin, iba yung vibe pag night shift compared sa, ano, day shift. Si Mike, expert dyan sa night shift. Oo. expert. Simula ang intern ng trabaho. Night shift. Night shift is life, no? Yung dati pa. Ano? Sige, Anash. Kasi, pag night shift, I mean naman, syempre konting trabaho, konting utos, parang ganun. Mm-hmm. Pero masaya din kasi pag magkaka-duty kayo, yung mga ginagawa nyo during the night. Parang ganun, di ba? During the night. Internship to. Oh, internship po. Okay. Yan. Kayo, ano ma-share nyo dun sa major internship nyo? Kami kasi nung nasa hospital lang nun, ano lang eh. More on sa butika. Kasi
yung clinical pharmacy doon dati sa kanila, morning shift lang eh. Ako palagi ako sa night kasi hindi lang dahil lalaki ako, kasi nga ayaw ng mga kasama kasi kung mga babae mag night shift kasi delikado daw, ganun ganun. So ikaw kumukuha na night shift, no? Anong duty hours nun sa inyo? Ano, 10 to 6 talaga. Oh, okay. 10 to 6, masaya naman. Kaso lang, yun nga, iba talaga nung sa probinsya kasi yung hospital pharmacy doon puro, well, hospital pharmacy talaga dispensing eh. Hmm. Yan, dispensing talaga, tsaka yun, parang nagbebenta, ganun. Tsaka nag-ready ng goods, yun. Hmm. Ikaw, Mike? Yes, ako yung ano din, major internship, hospital din. Tapos, dati, meron pinapayagan na mag-night shift. Pero since yun nga, sabi nyo, medyo lilo pag night, toxic, kundi baka mautos sa'yo. So, parang tambay lang or tulog lang ang gagawin pag shift. So, mas preferred nila yung interns na umaga lang or hanggang hapon, gabi. Kasi mas, parang hindi rin ma-maximize yung benefits para sa kanila. Tulong na mabibigay ng benefits. Tapos yung sasabi ko lang din sa internship kasi lalo na nung undergrad, syempre hindi naman tayo mga professionals pa noon. So wala tayong tinatawag na responsibility. Wala tayong pananagutan sa ano, mali na magawa natin. Wala naman tayong lisensya pa noon. So todo bantay sa iyo, ano mo, preceptor mo. Tsaka paisi-isi ka lang, hindi ka masyadong mag-iisip sa mga gagawin. Oo. Minsan din, guilty din ako doon. Kung ano lang iutos sa'yo. Yun lang gagawin mo? Nakagawin ko, siyempre. Totoo, papakahirap din, di ba lang sinasabi ko. Oo, ten, sabagay. Mahirap pero, na kasi, pag sobrang bibo mo, di ba? Pero makikita mo rin naman yung ano, noon pa kasi, nung undergrad niya, parang hindi ko pa naisip yung mga benefits niya. Kasi parang, enjoy mo na, studyante lang. Ako, anong tawag dito? Actually, mga previous years, swerte na yung mga studyante. Yung mga last, recent din na nakapag-intern pa sa hospital. Kasi, before, sigurado nung batch natin, hindi pa ganun ka-emerging yung ano eh, clinical pharmacy practice, no? Hindi pa. Parang selected hospitals lang meron, tsaka yung mga big hospitals lang talaga yung meron. Kasi ako, saan ako nag-intern, wala akong clinical pharmacy doon. Talagang doon lang siya sa butika, sa loob ng pharmacy. I-prepare ng gamot ng for inpatient, mga ganun-ganun. Pero yun nga, before ganun. Pero ngayon, parang majority na ng hospitals meron na, di ba? Dahil sa antimicrobial stewardship. No? So, ako siguro, doon na tayo ulit sa, ano, sa experiences natin ng interns nung postgrad kasi mas bongga at Inintroan lang natin dun sa reminisce lang na slide. Sige. Kasi nung undergrad, masabi ko siguro mas boring talaga dun. Pero sa mga postgrad, di mo pa masyadong ina-appreciate kasi. Bata pa kasi, puro laro, puro barkada. Tapos less talaga yung ano? Hindi, <You know? laughs> mga hunky-punky things. Hindi, syempre, college eh. Gulat ako doon ah. Hindi, kasi alam mo naman, di naman ako, pero syempre, mga iba din. Daming kasi, mga distractions, I mean. Hindi, nung undergrad din tayo ng internship, daming haram eh. Hindi pwede gagawin. Nung post-grad na tayo, doon na mas dumami yung responsibilities natin. Oh. Kaya hindi kasi na-appreciate ko nung nag-postgrad na tayo ng internship. Parang hindi ganda din kasi ng intro sa atin noon eh. Tinitreat tayo as workers na din kumbaga. Kasi kung postgrad interns tayo, student lang 'yun, intern lang 'yun. Pero pag postgrad intern, tingin talaga nung sila kanila parang empleyado na tayo. Yung mga responsibilities or ano, nag-shadow talaga tayo sa mga preceptors natin, 'di ba? Sige. Ano ba nasa linya natin sa topic? Paano natin simulan yung ano? Yung usual duty schedule natin before nung postgrad internship. Sige, so timing tayo tatlo sa isang intern na lang tayo. Actually, nung postgrad. Magkakas-intern tayo, no? Postgrad. No? Pwede ba natin ma-mention yun? Dito, no? Oo naman. Pwede ba? O yan. So, si Mike. Pwede ba? Medical City. Oh, yeah. Before. So,
I mean, ako dun, thankful ako nun. Kasi tayo pa yung first batch nun eh. Oo, oh, no? O nga pala, so, no? Tayong pioneer batch pioneer ng batch. PharmD, o. Oh. Pero hindi, parang hindi tayo pioneer kasi the way na yung program nila, ganda oh. Eh. Parang nakaset na talaga eh. Oh, diba? No. Very, oh, ano? Shout out kay, kay ma'am. Tsaka yeah. Ma'am, oh, nag-alaga sa amin. Oh, pero yun nga eh. Thank you very much po. Formulated na. So, scheduling. Oh. Ano ba schedule natin doon? 6 to 2? Hindi. Before. Pero nag-hold tayo sa oras. Kasi kailangan natin mag-complete ng 500 hours. 1,000? Bro. Ay, sorry. 1,000 hours. Oh, nga pala. Sorry. 1,000 hours. Ayun, parang, na, sa parang, ano na yun, di ba? 6 months, sabi nga nila. Parang, for regularization na kayo, ha? Oh, yun nga, yun. Diba? Oh, yun, Mike. Right after internship, oh, so 1,000 hours. Oo. Tapos dami pang debate dati kung alam niyo yun. Sabi pa nila, sir, bakit 1,000 hours yung hospital? Eh, ayoko sana mag-hospital. Yun, post-grad intern to nagtanong sa akin. Sabi ko, eh, mas madami talaga advance or kayo matutunan sa hospital talaga na setting eh. True. Sabi ko, 1,000 hours yun. Reklamo sila eh, bakit daw 1,000 hours. Anyways, ano nga? 6 to 6? Hindi. Dati 6 to 2 muna. Oo, dati 6 to 2. 2 to 10. 10 to 6. Oo, yun ang the best. The usual. Oo. Parang ano na din, yun, hindi tayo office hours, di ba? Iniiwas natin yung traffic. Maiwas ba natin yung traffic doon? Hindi ko alam eh, kasi nag-dorm tayo dati. Oh, then naiwas naman, yung 6, di ba? Oh. Mike, ikaw, hindi ka nag-dorm noon. May mga galing Manila, kailan nyo naman yun. Ah, oo, oh, yun. Manila. Ito yan. Kasi yung traffic dyan talaga sa Ortigas pag rush. Grabe, no? Pero tayo BBT no, parang swerte tayo, parang ano eh 10 minutes away, 'di ba? 'Yun yung ano natin eh, 10 minutes away. Pero ang struggle no, naalala mo nung since magkaka-dorm, apat tayo dun sa dorm eh. Oo, oh, okay. Tapos pag magkaka-duty pa tayo, problema 'yung CR. Yung maliligo, scheduling. Depende kasi, usually naka-set na 'yo, unang magigising si ganito. Usually, ako pangalawa. Hindi, parang gano'n. Yeah, alam na kung sinong huli pala. Alam na sinong huli. O yun, na-schedule. O yun, na-schedule. Tapos napunta tayo sa 6 to 6, di ba? Naging 12 hours duty. Ano muna? Discuss natin ano ba nangyayari per shifting? Pwede. Pero pwede tayong mag-start muna. For example, sige, sa morning yan. Morning muna tayo. 6 a.m. Ako dati talaga favorite ko din yung morning kasi sumasama tayo sa mga rounds eh. Ah, oh, pag naka-duty ka sa tower. ICU, oh, iniintay din natin. Ano tawag doon, Mike? Rounds? Itawag sila doon, di ba? Daily rounds. Oh. Rounds, oh. Rounds, oh, yan. Kasali tayo. Oh, ano, morning tapos timing issue. Na 6 kasi yun, nag-endorse ng mga nurses. Uh-huh. Start pa rin ng araw ng mga doctors. So yun, kasali tayo sa mga rounds. Yun ang siguro pinaka-highlight natin. Tapos, yun, kasi yung mga doctors din natin, mga office hours sila. So, madaming doctors yun. So, pag madaming doctors, madaming orders, madaming matutunan, madaming experience. Tapos, magulo talaga pag morning shift eh. Oo. Pag endorsement sakto, di ba? No. Kaya ako, personally, ako personally yun, gusto ko yung morning shift kahit medyo hipokrito ako doon kasi late ako palagi. Pero dami ka matutunan. Ah, madami. Sobra. Kasi, doon yung mga consultant eh. Oo, yun. Doon sila rin lang. Oo, ganun oras. O tayo, nung intern tayo, di ba, usually, ina-assign tayo sa iba't ibang, ang tawag doon? Iba't ibang, Station. Yan. Tayo. Before, meron Central. Diba na Central? Nag-start pa lang yung Central nun, diba? Central, Central Drug Review. Tapos, ICU, chemo, surgery, dispensing. Dami, actually. Yun. Ano yung pinaka-ano nyo dun? Pinaka-bet nyo? Pinaka-bet? Siyempre, ICU talaga eh. Hindi, ganun tayo siguro ng intern, sobrang naive pa natin. Gusto natin dami matuto eh, di ICU na. Kasi dami action, actually, dami gamot. Totoo yan. Daming kaguluhan.
Pero iba na, no, nag-working na tayo, sabi ko, ayoko na. Pinakayo mo na yung pinakamadami ginagawa. Ayoko na, toxic na. Toxic eh. Kasi tayo nun, observe nung tayo, hindi tayo nagko-compute or nagbibigay ng gamot nung nagtrabaho na tayo. Hindi, nagko-compute. Iba na pala. Oh, nagko-compute tayo, pero hindi, wala sa atin yung final, ano, parang t-check pa din nila. Oh, oh. Receptor. Oh, double check. Ina-appreciate ko, ipa-work, mag-work pa rin tayo, pero isa-shadow tayo. Mm-mm. Naalala mo yung mga pinagsusulat mo ng BBT? Oh, gusto mo i-share? Ano ba yung mga hindi mo malilimutan? Wait lang. Na... Wishit. Hot seat talaga. Hindi, okay lang. Intern pa ko noon. Okay, kaya nga eh. Kaya nga eh. Oh. Yung pangit eh, kasi intern ka, tapos yung mindset mo, ay, check ko ng preceptor ko, yung mali ko, if ever. Basta yun. So, paano nangyari nga? Mali lang ng generic tsaka brand. Insulin okay, okay. Naman. High alert meds naman. Buti na lang chinecheck eh. Nalala ko ka, duty mo ako noon, man. Hindi ko makalimutan yun eh. Okay, naman, tingin na call naman yung attention mo. Hmm. Oo, nagising ako noon. Ano sabi? Pwede mo ba i-share? Gusto ko i-share pero nakalimutan ko dala compute details kasi yung ano, move on na ako, guys. Hindi, sige, share mo lang yung ano, summary. Nalagay, mali yung nalagay kong insulin. Tapos yun, medyo okay noon din, appreciate ko kasi strict yung preceptor ko noon. Napasabihan ako. Strict in a good way. Strict in a good way. Oo, syempre naman, kung totoo, kung mali talaga yun, tapos umabot sa pasyente, di ba? Edi kawawa naman pasyente, ICU na nga, intensive care, tapos nagkamali pa rin yung tao. Kahit ako, intern, hindi sana excuse yun, kaso lang. Hindi, maganda lang dun sa, ano, parang, yung nga, yung mga preceptor natin nun, talagang hands-on sila. Yun talaga sinicheck nila kung tama yung mga ginagawa natin. Tapos after nun, kung may makita, hindi ka naman nila papaya eh. Talagang sasabihan ka lang nila na, uy, dapat ganito, ganyan, ganyan. Explain naman nila, di ba? Yeah, nga, parang na-treat tayo as empleyado na din. Ganun nga. Pero sa intern, ano pa rin nila? Parang sa under pa rin ng ano nila yun. Nung tawag doon. Parang sila pa din ang may final say. Parang ganun. Ay, grabe nga doon. Takot talaga, example doon. No, yun, yung ginagawa natin doon hanggang sulat lang naman tapos sila na mag throw that or mag signature or mag ayun mag sign ng final ano, ako struggle ko noon sa pagsusulat sa chart before nung una hindi ka sanay eh na dapat complete details para minsan na si shortcut mo Q8 ganun. Tapos minsan yun nga hindi mo nalalagay yung dosage form. Ganyan. Yung mag-agawan kayo ng chart tapos kailangan ng doctor or nurse. Ay, sulat ko. Actually, struggle din yan. Ikaw ba, Mike? Oh, na-miss ko yan. Sa akin, ano, may experience din ako dyan yung sa code, may emergency. So, pag emergency, syempre, feeling mo estudyante ko lang naman. Hindi masyadong mataas yung ano mo nun, concern mo kasi sasama ka lang naman, panoorin mo ano mangyari. Eh, pag usual na nangyayari, nakailang ka na. So, kung panti ka na, ay, alam pa nito, alam pa nang gagawin nila dyan. Eh, nung time na yun, tinanong ako nung preceptor ko, so, ano nangyayari sa pasyente? GG ako doon. Kasi, syempre, tambay-tambay lang, nakatingin lang. Kung tinanong ako, doon ko palang tinignan ngayon yung pasyente, kung ano nangyayari. Tapos, nag-base lang ako sa kung ano mga pinagagawa nila, anong gamot yung mga tinatawag nila kung dati meeting. So sabi ko, nag-ano po yata, nag-hyperkalemia. Puti, chumamba ako doon. Bakit ano ba binigay? Ha? Sodium bicarb yata or... marami na nabigay. Kalaglok, insulin? Kalaglok, hindi. Insulin... Insulin D50-50. GI solution, ganun. Oh, GI solution. Matandaan eh. Basta marami na bigay na. Kasi may nakita ko yung isa sodium bicarb yata. Sodium bicarb. Kasi dosis na. Kasi hyper-K. Wala lang talaga kasi nun. Hindi naman talaga kung ano lang gagagawa nila doon. So sumagot lang ako. Ay! Hindi ko na maalala kung hyper-K yun o acidosis. Hindi ko na maalala. Basta may
Tapos tama yung hula ko. Tapos nag-follow up pa tong preceptor. Okay na yun, nakalusot na ako, sabi ko, lusot na. Nag-follow up pa. So ano yung mga nabigay? Yun na, doon na ako na hindi yun makasagot. Dapat sinagot mo, yung kulay, ano, kulay orange na bayal. Hindi ako lang kung ano yung, basta alam ko, sodium bicarb yata yung kinuwagan. Sodium bicarb po. Ano pa? Wala na ako masagot. So, yun. Siyempre, kinausap ako na, ba't hindi mo alam yung nangyayari? Anong ginagawa mo dito? Oh, yun. Medyo na pais ba? Ano nga ba ginagawa ko dito? Ba't ako sumasali? Siguro, siguro yung nga, sobrang naive tsaka ignorante tayo nung first encounter ng emergency, no? Mm-hmm. Parang nasa movies tayo or sa TV show na panic ng lahat. Tapos tayo na intriga. Kasi first time na din natin eh. Alam mo yun? Parang hindi natin pinag-aralan to ha. Yung pressure, di ba? Parang di mo mapag-aaralan yun eh. Yung pag nandun ka na. Yung, ano bang dapat gagawin dito? Oo, or pag nandun ka na eh sa sitwasyon na yun, di mo pinag-aaralan yung tawag doon, yung adrenaline eh, yung pag nasa iyo na, di ba? Mm-hmm. Doon mo maratunan 'yon sa experience. Ah, good experience 'yun. Kasi yung kay Mike, sinabi niya, tumatak sa isip niya 'yon, di ba? Parang ngayon naalala pa niya. Inalam niya kung ano nangyari sa pasyente, di ba? Tumatak sa naalala ko tuloy nung mga students ko din nung nag-intern siya sa amin. Tapos yun, my first emergency. Nasa kalagitnaan sila na napagano, no. Para alam mo iyak din sila kasi nakikita nila umiyak yung parents, sabi ko. Tapos nasa gitna sila, eh, hindi pwede yun kasi kung sino-sino tumatakbo sa gitna, eh, pinatabi ko sila, ma'am, dito teleserye. Nakinood na. Tumodayo. Parang concern siya, ganun siya talaga eh. ma'am, wag dito ka muna, tabi muna tayo. Ah. May emergency, wag tayo magpadala sa drama dyan. Kasi yun eh. Sobrang ano pa eh, ano ba yung undergrad at an intern. Napadala sa emotion. Tapos sa 6 to 2. I mean, dami siguro action sa 6 to 2. No? I mean, ako talaga pag 6 to 2 na duty, dami yung action. Oo. Pero maganda lang sa 6 to 2 din, yung oras mabilis. Kasi ang dami kang ginagawa. Kasi walang FT, walang dead time. Walang dead time, yun. Walang dead time. Toxic kung toxic. Di ba? Kung ano inuto sa atin dati, sige lang, tulong lang po, sige po. Mm-hmm. Parang walang katapusan, ano. Tapos hanggang 2 na yun, hanggang 2, hanggang next shift na yun. Pag 2 to 10. Hindi, di pa tapos, lunch break muna. Di ba, naalala ko, ito di ko makalimutan eh. Pagtingin ng preceptor sa oras niya, ay, what na pala, lunch ka na. The best, ano yun, the best sasabihin sa'yo ng preceptor mo na, oh, lunch ka muna, sige, ako na muna dito. Ay, pero late yun na-realize bro ah, na tayo pinapakain tapos sila hindi. Yun nga. Hindi sila matrabaho. Parang nung trabaho ko na na-experience ay oo nga. Diba? Kasi syempre intern pa kasi tayo noon eh. Parang ano tayo, parang meron talaga tayong privilege na may break. Ignorante talaga sa tapos diba yun na sa GC natin noon. Pinag-lunch na kayo. Ay, nag-lunch na kami. Ay, sino pa na duty sa taas? Lunch na kayo? Gusto magsabay pa eh. Gusto kasi na eh. Gusto pa dati, lalo nung bago-bago, gusto natin sabay-sabay. Diba? Mag-lunch. 30 minutes ang dapat ha? Dapat, usually 30 minutes. Lalo kung galing ka sa ICU, diba? Mabilis lang dapat ang lunch. Hindi pwedeng magpa-petics-petics ka na, ay, 1 hour break ako eh. Hindi na pwede sa mga restaurant or ano, fast food na dapat. Fast food talaga. Sipin mo, mabilis ang KFC yan o kaya McDo. Dati. Yung, ano nga yan? Anong box yan? Rice in a box. Kalimutan mo. So okay na. Mabilisan pag ganun. Pero yung iba, yung mga hindi naka-duty sa ICU, pag, yun yung mga pwede mahabang break. Diba? Kasi minsan may mga nag-duty sa atin sa ano sa office eh, sa pharmacy office, di ba? Yun yung swerte sa break. Swerte sa break. Kasi sumusunod sila sa break ng ano eh, ng office eh. Di ba? Yun yung sarap. Yung iba nakakanakaw pa ng idlip, mga ganun. Pero hindi natin pwede sabihin. Hindi, sasabi ko lang yung mga ano, mga idlip-idlip. Ayan. Pero hey guys, ano, regarding dun sa schedule, kunwari,
morning person ka tapos makita mo sked na inassign sa iyo night, paano yung reaction niya pag hindi mo preferred na oras. Ah, morning person ka tapos. Oo, naging night. Intern pa to ah. Oo, sige. Usapan intern. Oo, BBT, ikaw muna. Pag ako yan bro, huwag na maging arte. Kung yun ang nasa schedule sa'yo, yun ang schedule sa'yo. Kasi parang, maganda din, parang empleyado ka. I mean, siguro yung naive pa siguro nung mas bata pa tayo. Ganito dapat, ganito man. Hindi eh. Ako kasi late na din na na-realize or na-appreciate talaga na yun nga, na-treat na ako as empleyado. Tapos mag-inarotake ka pa sa schedule na yun. E di, paano pag nasa totoong buhay na, di ba? Wala ka talagang karapatan mag-change. Kung mag-change up schedule man yan, dami pang process yan. Alam mo, hatay pa yun. Pero yun, ako sakit up. Yun na talaga schedule mo. Kung yun schedule mo, yun schedule mo. Okay. At baano ba mga reaction? Kayo baano ba mga reaction niyo diyan? Oo. Ay, comment. Isa rin kasi syempre estudyante, lalo na halos lahat ng kaklase natin, mas marami talaga yung babae. Mm-hmm. Prefer talaga nila umaga. Hindi lang ako lagi sa gabi, ako naman prefer ko gabi. Pero pag natapat naman ng umaga yung schedule ko, hindi ko na rin iniisip na hassle yun kasi parang para sa akin, ano na to eh, training na to ng magiging trabaho mo or buhay mo sa future. So, kailangan ma-experience mo na first hand. Kasi ako, yung mga pinapagawa pa lang sa atin, medyo naisip ko, kaya parang akong empleyado dito sa, nagawa ko pa yung trabaho nila, wala mo nang sweldo. Pero sobrang appreciate ko kasi nung nag-work na ako, syempre, alam ko na, hindi na ako yun nangangapa. Tama. Experience ko na dati. Beforehand pa kasi. Hindi na rin ako nahirapan mag-adjust sa mga schedule. Kasi alam ko, ano na rin yung kalakaran yun. Paano practice, ganyan, ano yung gagawin ko para ma-adjust. So, hindi na. Medyo malaking tulong na rin yung internship para ma-prepare ka sa totoong buhay. Sa totoong buhay na ikaw na mismo yung gagawin. Ayun naman talaga yung purpose ng internship eh. Parang kaya ka nag-intern ka para alam mo na yung galawan pag graduate mo, pag nag-practice ka na, di ba? Na hindi, yun nga, dapat mag-adjust ka sa, lalo na kung hospital ka, shifting talaga eh, di ba? Parang kung ano binigay na, kung ano binigay sa yung shift, wala kang magagawa doon kung hindi tanggapin, di ba? Tsaka parang ako kasi nung intern tayo, parang tinake mo na lang yun as ano eh, parang as way na to learn new things. Parang gano'ng kari, ay 6 a.m. naman ako ngayon, parang ano kaya yung mga mangyayari ngayon, parang gano'n, parang iba naman, ibang environment naman, ganyan. Ay, kung kari, night na naman ako. Siyempre, iba na naman, may matutunan naman ako ganyan, may bago na naman joke si ganyan, ganito. Kasi madaming dead time pag night, diba? Pero yun nga, parang i-take mo na lang yun na as parang new, parang yun nga, parang maka-learn ka na new things na hindi mo natutunan dun sa ibang shift. Yan. Hassle din yun para sa mga gumagawa ng schedule, di ba Mike? Ayo. Di ba Mike? Yung tagagawa ng schedule, kawawa din yun eh. Kasi hirap na yun, parang sudoku kasi yun yung schedule na yun eh. Oo nga, parang sudoku nga daw yun. Tapos yun, paglabas ng schedule, tapos yung iba, ayoko nito kasi gusto ko ganito, ganito. Eh, yung kawawa yung tagagawa, di ba, Mike? Yung nga, sabi ko yung schedule niya parang sudoku ko. Oo, tsaka yung schedule, and, di naman, yun nga, di basta-basta ginagawa yung pinag-iisipan nyo, di ba? Ito, ano masabi na pag-holiday? Holiday, tapos duty ka. Times 2. Tapos may mag, oh yun, may mag-request ng times 2 na hours. Talaga ba? By law kasi kung employee ka, 'di ba? Yung salary mo kasi parang yung ano natin din eh, parang holiday. Lalo kung regular holiday yan, times 2 talaga pati bayad mo, 'di ba? Pero as interns, hours din kasi pinag-uusapan, 'di ba? Pero ako, yung mga interns ko previously, times 2 pag holiday. Na yan. Times 2 talaga. Kasi syempre deserve din naman nila 'yun eh, parang
pinasukan pa rin nila eh. Imbis na nasa papay nga sila or what, di ba? Deserve nila. Yung mga umiiwas ng holiday. Yun eh, I mean, ma-appreciate ko yung mga pumapasok sa holiday ng duty. Pero yung iba, gusto nila talaga umabsent. Ganun kasi holiday naman, sabi ko. Talaga ba? Ayaw yung times. Anong karapatan mo? yun actually. Diba naalala ko pa nun ginagawa tayong schedule, parang dapat mag-submit ka ng, kumari, may absent ka or may tawag na, request off. Dapat may reason, di ba? Yeah. Valid naman sa akin. Valid, usually. Pero mabait naman kasi sila eh. Parang willing naman sila na ibigay yun. Yun nga, as long as na yun nga, valid yung ano, yung reason. Tsaka hindi lang yung yun nga, hindi petty reasons yung, kumari, ay, birthday na tropa ko po, ma'am. Di ba? Yung mga ganun. Siyempre, pag ganun, alam mo yun, parang hindi talaga, hindi valid. Din ako din yung senior ko dati, paano man paglingon ng wika? Sabi ko, dahil? Hindi ko sure kung napikon doon yung senior ko eh, pero hindi na pa. Buwan ng wika. Birthday, buwan week, ma'am. Birthday po ni Michael Jackson ngayon eh. Ayun. Ano ba? Tapos natin sa lunch niya. 2-10 na ba tayo? Sige. 2-10. Sige. Ano bang say niya dun? Yung 2-10 sigurong, I mean ako, yun ang pinakaayaw ko naman na schedule. Siguro. Kasi buong araw, consume na eh. Parang wala ka ng free time pag uwi mo. Pag ano. Tulog na lang. Ano, yun lang. Yun para sa akin. Pasok ka mainit. Paglabas mo, gabi na. Gabi. Tapos pag uwi mo, ano naman gagawin mo? Tulog or maglaba or kakain ka pa. Ayun, minsan lang eh. Yun eh. Yun ang 2-10 siguro ang pinakaayaw ko. Pero kasi yun nga eh, 2-10, so nang dinner ka na dapat sa hospital. Supposedly, oo. Oh. Okay ba? Ako, ayoko ng 2-10. Kaso lang yun ang pinakamahaba ang tulog makuha ko eh. I mean, yung pinaka stable siguro na sleeping schedule pag 2-10 palagi duty mo eh. So yun nga, buong araw makonsume na. Wala ka ng free time para sa iba. Sabagay. O sige, night duty, pag-usapan pa ba natin yun? The best na night duty. The best? The best na night duty. Yung sabi na lang natin, pag night duty kasi di ba medyo maluwang. Masyadong toxic kasi ang mga emergency lang, madalang kasi matutulog lang naman yung mga pasyente noon. Walang. Yung mga ganap na kakaiba. So, ang maganda doon is makakapagtrabaho ng mabilis. Kasi wala masyado nagra-rounds ng ganong oras, syempre, mga doktor. Tapos, halos mga pasyente nga tulog, so yung mga charts nila, magagalaw mo na anytime, pwede mo na magamit. Tapos, ang maganda din dyan, tsaka parang beneficial both sa preceptor tsaka sa mga students, is kung may mga tanong, kasi maraming dead time yun eh. May mga tanong, may gustong malinaw. Mas matututukan kayo pag night duty. Compared to ano, pag umaga o hapon. Kasi pag na-toxic nga yung preceptor, medyo mababawasan yung focus or yung oras para sa mga intern. Yan lang stress talaga na. Ako. Ah, yun yung maganda. Toxic masyado yung preceptor nyo. Siyempre, hindi nyo rin. Tao rin naman yan, napapago. Medyo mahirap magsabay ng mga gagawin. Yeah, pag night shift. Kasi, nang iba, parang pinapabayaan lang sila na walang reason na ayaw lang sa kanila. Duro, ganyan. Pero ay, may isa naman talaga. Baka namin misinterpret lang kasi. I mean, oo nga, palagi. Sa experience ko din. I misinterpret ng mga students ko na akala nila ayaw ko sa kanila. Depende, pero ayaw nila kasi yung nga hindi ko sila tinuturo kasi yung nga toxic lang talaga eh. Pero pag night shift siguro, no? Daming nga dead time, sinasabi mo nga, Mike, na may times pa na chill lang tayo, so pwede na tayo mag-intensive na turuan sa preceptor tsaka intern. No, pwede nga. At least, feel ko nga, mas doon natin mas nakilala mga preceptors natin nun. Kasi, yun nga eh. Oh, pag morning shift or mid shift, toxic pa sila. So, hindi sila masyado ma-entertain sa atin. That's why sabi ko, best talaga yung night shift. Isa din sa mo. Ayoko talaga ng tuputin. Kasi sa night shift din nga kasi parang mas makakabanding mo yung preceptor mo eh. Diba?
Parang naalala ko nga nun, nung night shift tayo, parang nakikinood ako, nanonood siya ng Outwall. Alam niyo pa yung Outwall? Yung uso nung time natin eh. On the Wings of Love, man. Oh, James Reid. Eh, yung pinapanood nila eh. Siyempre, makikiyan nga, di ba? Ay, mama, ano po yan? Nanonood na yan eh. Outwall, nanonood ka nito? Ay, di po. Pero sige. Hindi, aside doon, parang... Pagtapo, alam mo yan, siyempre tao lang din sila. Parang after ng trabaho, parang deserve din nila naman na mag-chill kahit papano. Di ba? Alam mo yan, parang... After nila magturo, nagawa nila responsibility nila sa'yo. Parang makikilala mo sila na... Yun nga, hindi mo lang sila makikilala as preceptor. Parang as a person na din, parang gano'n. Diba? Yung problema din natin sa night shift, antok. Yan lang siguro antok kasi nag-adjust pa yung body clock. Doon na yung mali. Night shift yun. Nantok na yun, mga bandang alas 3 ko nang ginawa ata yun, di ba? Oo. Hindi ka mali ko nun. No, oo, oh, night shift nga yun. Oo, oh, antok na ko nun. Tao din ako ah. Pero yun. Pero mali pa rin kasi sa ICU ako nun. Dapat mas stricto na. Oo. Pero yun nga, lesson learned yun, diba? At least parang, okay lang naman, di naman syempre, okay lang naman mag, ano, parang, magkamali, pero, dapat, pag nagkamali ka, parang i-take mo yun as, parang for next time, at least alam mo na. Kaya ka nag-intern kayo, diba? Para matutunan mo yung mga possible na mistakes mo. Oo, wait, naiwas ko ba yung mali na yun nung nagtrabaho na ako? Konti, pero, meron pa din. Alam ko yung feeling. Nalala ko, struggle. Ako naman, struggle sa akin ng preceptor ko. Isulat ko, men. Ay, ako din, bro. Oh, bro. Medyo di kagandahan kasi. So, ano to? Ano to? Ah, ano po yan, ma'am? 2 milligrams. Ah, okay. Akala mo, doktor tayo, no? Hindi ba? Si Mike kasi maganda sulat, eh. Well. Wow. All caps ka, di ba? All caps sulat mo. Parang iba yung sinasabi sa akin ng mga work ko dati. Lahat nagre-reklam. Bakit? Iba na. Well, dahil nag-work na ako doon. Wala na. Senior na eh. Senior na eh. No. I don't care. Joke lang. Oh, ito naman. After night shift, di ba? Oh, ano naman usual ginagawa natin? Breakfast. Hindi, totoo. Nalala ko ng BBT, diba? The best breakfast yung malapit sa dorm natin, no? Oo. Hindi, kahit sa cafeteria doon, okay? Ay, sa cafeteria pala doon. Sorry. Oo, doon sa cafeteria. Sa lower ground. No? The best. Uh-oh. Yung fried yung rice. Alam mo yun, parang iba yung ano eh. Usually kasi nag-breakfast na tayo pag morning eh. Pero... pag magbe-breakfast ka no after night shift, iba no, parang fulfilling, parang ay sarap sarap kumain, wala ka nang iisipin na duty or ano no. Iba eh. Kasi makita mo pa yung mga kaklase mo na morning shift sa morning kayo, sila. start pa lang kami pauwi na, mga ganun. Pwede, after morning shift yun nga. School work naman tayo dapat eh. Oh, tapos pero tulog mo. Tulog muna. Tapos malalam pa pag makakasabay mo sa cafeteria yung mga morning shift. Wala, sino ICU? Wala, lagot ka, toxic si ganyan. Mag-ready kayo. Patano kayo, ganyan. Di ba? Ganyan yung endorsement natin ng mga estudyante. Oo, ay. No? Ay. Ito pasyente na to. Toxic yan. Ako, daming 22 gamot nito. Oh. Tapos ROM ka. Oh. Lagot ka. Ayun din. Alala ko yun. Yung ano, ilan ROM nyo kayon? Ay, konti lang. Pero, di ba? Para i-explain mo na yung ROM. Ay, oo, sige. Oh, BBT, explain mo yung ROM. Ano mga ROM? Nakalimutan ko na yung word na yun, totoo lang. Review of medications, di ba? Ah, review mini. Sorry, iba sa amin. Di ba, every shift, di ba? Every other shift. Yung review of medications. Depende sa hospital yun. Depende sa hospital. Pero kung saan tayo nag-intern, every other shift, tapos sa chart, ililista lahat ng active na gamot niya. Di ba? Lahat, as in, kumpleto. Kung nga, amlodipine, 5 milligrams once a day. Bawal shortcut yan. Bawal shortcut, di ba? Tapos, active meds, PRN, drips, tapos kung meron ko pang, ano, intervention. Di ba? Eto, 30 na gamot to, ikaw na magsulat. Sulat ka ngayon. Sulat ka, boy. Naalala ko din dati, every time mag-morning shift to. Sino ang duty ngayon dito? Yun. Tapos yung isang intern natin,
Ay nako, ikaw Jotin, nako. Para mag-code pa. Takutan na ganun, 'di ba? Parang ay nako, duty si ano? Ano ko mag-code to. Actually maganda naman yung in a way na para ni-ready yung sarili mo na. Ay parang toxic yung duty ngayon. Toxic yung duty ngayon, parang ganun. 'Di ba? Maaraw, naalala ko yun. Review of meds. Pero ngayon, Mike, ano na? Ano? Medication reconciliation. Iba na yung parang. Yan pa rin, nakalista pa rin yung ano. Same. Pag ayos yung system or pag ano, updated, syempre pwede nyo na i-print. So, less sulat-sulat. Pero, syempre, check mo pa rin ng maayos. Parang as is na dati pa rin. Medyo nabawasan na ng konti. Ano yung effort? Ano maganda sa pagmamedricon? Those were the days. May tip ako. Kasi diba, yung sa atin, minsan 12 hours yung ano, na-adjust tayo 12 hours duty, diba? 12 hours lang ba? 12 hours lang ba, Mike? Talaga ba? Alala ko na eh. Unless may overtime na kung legit naman yung overtime. Oh, legit naman yun eh. BBT eh. Tsaka pinaalam mo naman. Oo. Ne. Tsaka bagyo din nun eh. Ha? May bagyo nun eh. Ako bagyo nun. Ay, oo, no? Hassle din. Isa pa yung hassle yun pag uwi na, pag umulan, no? Pumasok tsaka umuwi. Grabe traffic kasi talaga. Tapos yung sa... yung sapatos nyo, yung puti pa na rubber, tapos yung sila, tiles pa naman, sobrang dulas. Ako na dulas ako eh, napaupo talaga ako sa sahig dati. Hindi ka na puwet. Hindi, una puwet nga nun, naalala ko dati. Those were the days. Those were the hindi. Days na. Kasi yung pinakaayaw ko siguro sa night shift, ito bro, yung every after night shift, tapos, hindi naman sa ayaw, may timing na may lecture tayo. Oh, so, mapa-extend pa tayo. Mapa-extend pa tayo ng konting oras. Yung sa atin nga pala kasi is every Saturday lecture day, di ba? Saturday, di ba? Oh, GG. Antok-antok na tapos yun may klase pa after noon. Oh my god. Or may exam. Logan na yun. Kala mo uwi ka na. May schedule pa pala. Pero ito pala yung internship, yung pinag-intern na natin kasi may night shift. Yung ibang internship, walang kasi night walang shift. Night shift. Iba din kasi pag mayroon night shift. Yung nga kasi, iba talaga yung role mo sa night, sa morning, parang gano'n. Iba yung experiences na makukuha mo. At least alam mo, may idea ka, no? Paano ba ang night shift? Parang what to expect. Sa night shift compare para maka-compare mo rin kasi di ba pero may mga times din na toxic ang night di ba mga may madaming admissions practice din natin hindi mo naman masasabi kung kailan toxic kailan hindi anytime yan pag-hospital hospital the best semantic yan pag toxic ang hospital lahat di ba lahat I mean lahat ng department parang ganun. Damay-damay. Patay na ba? Ako na-try ko doon dati, ER na night shift. Masaya din doon dati. I mean, siguro tayo interns noon, pag sabi toxic, masaya yun kasi dami kang matutunan. Oo, totoo yan. Pero pag nasa trabaho na talaga tapos toxic. Ayaw mo eh. Naalala ko nga din dati, parang, kumari, mag-endorse na tayo, interns. No? Oh, kumusta duty? Toxic? Ay, pero ano? Dami ko natutunan. Yung mga ganun, dami ganun. Kala mo talaga. Eh, si ganun, nakaganito, nakadrip, nakaganito. Tapos kinompute namin ni ma'am, ano? Dami. Yung mga ganun. Siyempre, fulfilled. Kaya napaproud ka sa sarili mo. Oo. May napaproud ka na ganito, may intervention akong ganyan. Oh, yun. Iba yung feeling eh, siyempre. Hindi ka naman sa'yo. Babulong sa'yo. Fulfilling. Yung napiling yung intervention, yung best intervention, ako. Sikat ka nga. Ganun. Ben sa atin, si Paolo. Si Paolo, best intervention. Eta sa ato. Yung head of court ba yun sa sepsis? Wala na ako. Balik tayo sa tanong ko. Matigil yung tanong ko. Ah, kasi diba, yung medyo babad tayo sa hospital. Tapos, depende yung schedule natin. Paano pag may mga gusto tayo lakad or
social gatherings, you know, may trip tayo puntahan. Paano tayo nag-a-adjust? Tandaan nyo ba kung paano? Guys, ganito lang off ko eh. O, dalawa sila off na ito. Tayo, duty pa. Pero, parang gusto ko sumama. Paano yung gano'n? Gagawa ng paraan! Alala nyo, nag-basketball tayo? Diba? Basketball? Galing duty po? After night duty. Diretso tayo Makati, diba? Kay French. Tulog-tulog. Tulog-tulog. Tulog after. Sacrifice na lang yun, no? Salamat ako, buhay pa tayo. Hindi ka pa pag may babalikan ka pang duty. Di ba ikaw yun? Di ba ikaw yun? Ay, nagpaalam ako sa akin. Hindi ko makalimutan yun, men. Tarang kami tatlo. Ay, off kayo? Off namin, men. Ikaw, duty. Sakit. Tapos matapos ka mag-basketball, yung siyempre kakain pa tayo lunch eh. After lunch, uwi ka pa. Hindi kaya. Sabi ko, bago mag-design na, tara, tuloy na ano yan. Sabi ko, kaya ko naman mag-duty. Papapasalamat ako yan. Po hanggang ngayon nabuhay pa tayo kasi si Mike ganun din eh, after night shift basketball tapos mag-drive pa siya pa driver natin. Pasalamat po ako nang buhay pa tayo, bro. Thank you very much, Mike. Gusto yung bang lagay yung video natin yung tulog tayo? Saan ka ba tulog dun? Diba sa Buendia? Buendia yun, naalala ko. Nakatulog tayo lahat dun. Malapit si Amy, diba? Manual pa kotse mo. Manual pa. Nalala ko yung kotse mo, Mike. The best yun. Daming memories na. Pwede nga, sagutin nyo kay Mike. Ano pa? Ano pang instances na, yun nga, paano natin na i... Kumari, ikaw, BBT, kunwari, may girlfriend ka, ganyan, di ba? Social life. Social life, yun. Paano mo nag-adjust or what? Hindi, yung social life ko na sa inyo naman, bro. Wala naman tropa-tropa sa labas nun. Tapos, yun, makipagpalit ng schedule. Yun, ah, yun. Oh, pwede naman. Schedule. Oh, pwede ikaw nang buwang morning shift dito. Ikaw ganito. Eh, sige. I mean, yun mo siguro may isip ko na para. Bakit ba? Meron ba dito? Mga absent ba? Parang wala naman natin. Wala naman. Sa, actually, yun yung maganda sa batch din natin. Nun, parang, walang ano, walang pala-abs. Ninja. Ninja. Walang ninja. Parang, kung meron man, parang, more on valid reason. Oo. Diba? Pero sa batch natin, parang walang sakit. May sakit po sa ulo sa schedule. Parang wala naman. Wala naman. Kasi wala naman. Wala naman. Mabait tayo na batch. Mabait na batch. Bulak-bul lang. Wala naman. Ano, sinasabay natin yung gala pag ano, pag kailangan pumunta ng CEO. Ay, oo. Sa mga. Mga ticket. Nadaan tayong mga. Oh, wow. Pero gala. Oo. Kasama na rin ng pag-asikasa ng thesis. Kasi kung maisuksok yung gala mo, suksok mo na lang. Eh, sobrang blessed ako dun sa batch natin nun eh. Kasi yung nga, mga kasama natin may mga kotse. Oh. Ay, oo. Oh, yun. Isa, blessing. Ang nga mga kotse. Si Ate Grace. Di ba? Sandir. Sandir. Mga sponsor natin ng Free ride to Makati. Free ride to ecom ecom to Watson. Sabi ko sa flip kong batch. Ibang topic na, next topic na yun sa community siguro. Yeah, pero after hospital yun, may discussion pa tayo doon sa kanila, diba? Tapos punta pa ng school kasi may thesis pa. Ayun. Ano naman the usual na ginagawa, no? Pa tayo. Sayang ano, hindi ma-experience ng mga interns ngayon. Sa ngayon, oo. Masarap, exciting. Yeah, iba. Feel niyo ba, next year, babalik na ba ito ulit? Ewan ko lang ba? Di next pa. Year? Mahirap pa. Di pa, next year? Hindi natin masabi. Masabi, man. Parang, di ba, para ma-achieve yung herd immunity, parang ilang percentage dapat ng population ma-vaccine. Tagal pa. Sayang, pero sige. Pero yun nga, as long as na meron silang material na pwede nilang panoorin, like itong podcast, parang kahit papano, parang way na makatulong na din sa kanila, parang na-imagine nila kung paano yung galawan sa internship or ano yung, yun nga, experiences.
by the means of ganito or tsaka may ibang ano, ibang ano din discussion. Yan. Nakailang lang minsan pa tayo. 50 minutes. Oh shit. Oh, siguro okay na 'yan. Okay na 'yan, dami natin na pag-usapan. Very nostalgic, no? Sana may na-share tayo sa ano, mga makikinig. And ano pa ba? Kung may question sila, pwede naman sila mag-reach out sa atin. Maano natin next na session? Nakagot natin. No, next session, pwede yun. Mga students then also, yung mga makakano dito na students. And feel free, message us. Diba? Ayun yung mga susunod naman, hindi lang tayong tatlo, magkakaroon tayo ng distinguished guest. Distinguished and special guest na pwede natin tanungin aside sa practice, sa experience natin, di ba? Oh, nakalimutan ko nga pala i-reply yung guest natin. Ayan. Soon, soon. Pero sa ngayon, yun, yun yung ano natin, topic natin for today. Conclude, conclude na natin siguro. Na tayong ibang... na-tackle na natin lahat. Halos. Baba. Ikaw naman close. Kayo naman close. I therefore conclude. And then, yeah. Thank you. Okay guys, thank you guys. Kung may tanong pa kayo, reach out lang sa mga prof nyo, kay Mike, kung saan man dyan. Si Michael. Message nyo na lang yung mga prof nyo. Okay. That concludes our episode for today. Thank you very much. God bless. And continue what you're doing. Got.